dumating, ako'y napailing. Pagkat di ito sa atin, sa kanila to nang galing. Dahil sa suga nilang galing, tayo ay na-quarantine. Dahil sila'y pasaway din. Walang dapat sisihin, dahil ito'y mangyayari din. Sa banal na kasulatan, mga salo ang
busy na lang ganun, nag-aabang hanggang maghapon. Ang mga tao sa barangay nyo'y nag-ipon-ipon. Pag malaman to ni Digong, ang tulong di pa na isulong. Dahil itong si Kapitan andun nagmamadyo. Sanang mangyari dahil ang tulong na iyan para sa mga mamamayan, huwag sanang pakialaman, ibigay sa nangangailangan para lahat maambunan. Tayo din ay magsisi pag malaman ni Duterte at nagsisisi. Kung alam lang nila na ganitong mangyayari, di na rin nagpatuli dahil mga pisot swerte. Bakit ang panangga nila ay matindi? Kaya walang infected na hindi tuli. Kaya ito ngayon sa panahon, napakaswerte ang mga putyong, sila hindi delikado, sana'y supo.
umabot na lang ako. Walang pa balat na makunat na mga sumpot, ang virus ay nakasimango dahil may balat na nakabalot. Ang virus ay hindi makalusot. Paglalaban ko ang pag-ibig ko, pero nadali ako. Ako ay humanga sa taglay mong kagandahan. Ang iyong mukha'y santa, parang Maria Magdalena. May hinihing kang dalaga, katulad ka ni Maria Clara. Kaya ako'y inaakit sa taglay mong pambihira. Ako ay nabighani sa kilos mong napakasimple. Walang sinabi ang ibang mga babae, parang inosente, walang karanasan sa lalaki. Ikaw ang aking pangarap, mahinhin na babae. Ako ay nabighani sa taglay mong napakasimple, at para kang madre na walang hilig sa lalaki. Malinis ka, baby, parang santa ka, ako'y swerte. Ikaw ang aking pangarap, magandang binibini. Ako ay nagulat sa balitang kumakalat, ikaw daw ay isang babae na burikat. Ako ay yung nadali, napaibig mo ako, baby. Bayaran kang babae kahit sino lang palang lalaki. Pagwapo ay libre, pero pagpangit ang bayad duble. Ang aking pag-ibig ay aking binabawi. Ako ay yung nadali na pamahal na sa iyo, baby. Kalagaring babae, nagsasideline ka pala sa gabi. Kaya pala libre, dahil may sakit ka na HIV. Kawawang mga lalaki, siraling ay nadali. Ako ay delikado, nakatikim din sa iyo. Ang aking pangarap ay bigla.
bigla lang naglaho. Yes. Ipaglalaban ko. Okay, beginning itim, kantay natin sa parody. Shout out pala dyan kay Rubilin Tubiano. Viral sa social media itong kaduda-duda na yan ngayon uso na sa mag-aasawa. Chinsuwin lang katwiran upang malusutan. Di naman yan alam, malay ng misis dyan kung anong uwil yan. Dahil may kalukuhan, sila'y may paraan. Kay misis magpaalam, mapachins uwil lang. Motor ang sinangkalan upang matakasan. Dahil ang asawa, sobra kasi lusa na paniwala niya. Nagkita sila ng kabit niya sa may hotel pa lang chinsuwil nila. Dahil ito kasing babae niya, ang uwil niya ay luma na. At kaniyang binumba, uwil niyang masagana. Di na yan kakatok, dahil yan bago na uwil ng ligaya. Shout out din pala dyan kay Adeline Biatisola, tsaka kay Hubeto Parami, barangay konsehal ng Tampilasan, Zamboanga del Norte, alias Agaw. Tsaka shout out din kay Bobby Rafael, Official TV. Tsaka kay Rafael Narce, pinapashout out ka ng iyong anak na si Joy Ami Narce. Ang dapat lang na ingatan nyo, na inusinti lagi misis nyo. Dahil pag misis nyo'y matalino, ang chinsuwil ay mabisto. Kaya mga asawa, meron na kayong idea. Chinsuwil kalat na sa may social media, misis alerto ka. Pag magpaalam na, pachinsuwil sila, nakusundan nyo na. Diyan nyo makikita, uwil ng kirida, papalitan niya na. Nagdrama si Kim Jo, nag-inarti si Agutin.
wala na ang tilisirye. Mabuti pang basagin pagkat sila'y di na happy. Idol, mayroon akong i-post na naman na kanta na may nag-request sa akin yung ito yung ano lang, paalala lang ito ay katuwaan lang yung kanta na part 2 ito, yung ginawa ko part 2 kasi may nag-request sa akin na baliktarin ko daw ang kanta yung kanta na supot, ligtas sa salot, kaya ito na, ginawa ko na kaya i-post ko na ngayon. Shout out pala dyan sa aking mga subscribers. Salamat sa suportahan nyo guys. At saka shout out din pala dyan kay June sa Katimar, yung may-ari ng bike shop dyan na hindi ko alam pilido niya eh. Pero pagkaalam ko si ano eh, June habang buhay. Yung nag-welding ng bike ko na habang buhay daw. Yun pala, muntik na ako namatay. Muntik na ako sa kasaan ng sakyan, naputol sa gitna. Kaya June, hello June, habang buhay. Tsaka kay Gamay na i-assistant. Yun ang dalawa sila nag-welding. Kaya habang buhay talaga. Sige, i-post ko na. Maraming salamat sa inyo, mga nagsuporta sa akin. Tapan mo. Gabi, hindi ako mapakali sa kakaisip kung bakit ito nangyayari. Kailan kaya mawawala ang virus na peste? Ano bang dahilan bakit dumadami? Bakit kaya maglipa na ang salot na ito, gusto na ditong tumira? Dahil ba naalaman na at binabalita mga supot daw dahilan kaya di mawala? Bakit di ulitin muli ang virus ay nakangiti? Gusto niya sa pisot dahil palaging bantot, dahil sa balat makunat ko lubot. Kaya ang payo ko ngayon, mga pisot magpasirkom, dahil pagputyong ka ang virus dun titira, sa loob ng balat dadami siya.
ng balat, ang virus ay kakapit sa iyo. Kawawa naman itong asawa mo. Mahawaan siya ng iyong mikrobyo. Bakit di pabigyan muli mga pisot magpatuli? Kung natatakot ka dahil matanda ka na, walang sakit yan, mayroong anesthesia. At kung maubos na sila lahat mga pisot na serkong na, ang virus mawala at lalayas na siya. Papalik na siya doon sa China. Kung natatakot ka dahil matanda ka na, may pampalambot dyan, tumigil ka na. At kung ayaw mo talaga, kawawa ang iyong asawa. Mahawaan sila ang buong mong pamilya. Supot ang dahilan ng hawak ka pa. Kaya supot patuli na. Salaysay, may dalang kaguluhan na dapat mapansin ng mga taong bayan. Nang dahil sa droga, adik nagpatayan. Dahil sa unsihan, pinatumba na ni chairman. Kahit ng araw sa kalangitan, siya'y saksi lamang sa kalukuhan ni chairman. Lahat ng kasamaan, droga ang pinanggalingan. Nang dahil sa droga na biktimang kabataan. Shout out pala dyan sa ating kaibigang si Raji Perdon, si Jomari Camarles, at saka si Kasmut Darwin Albogente. Tingnan mo si chairman, lumalaki ang tiyan. Dahil ang mga droga daw sa kanyang bagsakan. Pag malakas ang kita, tawagan si Superman. Pupunta si Batman, sila magpursintuhan. Kaya wala kang dapat na ipagyayabang na ikaw ay opisyal at malakas sa ating bayan. Dahil pag si Duterte ang iyong masagasan, maging general ka man, ikaw ipatukhang. Tingnan nyo si chairman, lumalaki ang tiyan. Dahil ang mga droga daw sa kanyang bagsakan. Pag malakas ang kita, tawagan si Superman. Pupunta si Batman, sila maghatian. Kaya wala kang dapat na ipagyayabang na ikaw ay opisyal at malakas sa ating bayan. Dahil pag si Digong ang iyong nasagasan, maging general ka man, ikaw ipatukhang. Yes.
Magdalena. Dito sa may Pilipinas, ang presidente ay malakas. Kaya ang mga drug lord ay nagsilayas. Sila hindi makapurma dahil bantay sarado sila. Kaya ang negosyo nila'y giwang-giwang na. Ang mga drug lord ay nagkaisa. Ang Pangulo gustong tilaglag na. Mga dilaw na may nadismaya dahil si Digong daw nagmumura. Ito ng mangmukhang dilis, si Duterte ay naiinis. Dahil ang pera niya sa bangko nililitis. Ang paliwanag ni Digong, may negosyo din ako mukong. Kaya ang pera ko sa bangko milyon-milyon. Sila'y nagagalit sa Pangulo dahil hindi makalusot ang bato. Kaya itong mga sindikato may balak pa magsumbong sa kay Tulfo. Magdali dahil ang mga adik ay nagkakaisa. Magdalena, ang mga tulak na tukhang na. Pero malakas pa rin ang mariwana. Magdalena. Magdalena. Hindi talaga makaya ang pagsubok ng mga droga dahil malalakas ang mga galamay nila. Lumalaki ang problema, dalawang container ng droga'y nawala. Nakalusot sa may custom na parang bula. Yes! Guys, Jomar TV Official! Like, share, and subscribe para update kayo lagi sa aking kantang bago. Magdalena, andit pinalti daw ka sa duna. Pero ang mga maniyak ribis na hindi kasama. Magdalena, ang dipinalti daw walang kwenta. Dahil ang mga kurap ay ang sweto pa. Magdalena. O Magdalena. Yes, Magdalena. Thank you.
Okay, Magdalena by Freddy Aguilar. Katayin natin sa Marudi. Shoutout pala dyan kay Brooks Anthony Alvarez, Gitsit TV, Juna S, Kapaligiran, Musika TV, tsaka kay Leonard Bisalo. Leonard. Meron akong kilala, babaeng napaka-ingitera. Ang kapitbahay niya'y pinagsisilusan niya. Mahaba ang liig niya pag may nabiling gamit maganda. Dahil ang kapitbahay niya'y maraming pera. Tumataas agad ang kilay niya, nakasimangot na parang gaga. Lahat na lang kanyang pinupuna, pagkat siya kasi walang wala. Kapitbahay niyang maganda, napakagwapo rin ang asawa. Na insecure naman itong inditera. Walang nanligaw sa kanya, pangit kasi ang ugali niya. At kasing pangit din naman ang itsura niya. Mula bata siya inkitera, hanggang sa pagtanda dala-dala. Di niya naranas ang lumigaya, puro inggit laman ang puso niya. Sa puso mo'y pagkawalan mo na. Inggitera, ikaw ay walang kwenta. Huwag mong pagsilusan ang iyong kapwa. Inggitera, inggit ka. Inggitera ka. Kailan maialis sa puso mo'y nagpapadungis? Ikaw ang gumagawa sa sarili mong inis. Hindi mo kasi matiis, kapitbahay mong napaka-flawless. Kaya nainggit ka, balat mo'y maraming galis. Walang may nakakagusto sa'yo, ugali mo'y walang kamariho. Ang giwa mo'y parang sa demonyo, ang pagpala ay wala sa iyo. Inggitera, ikaw ay walang ligaya. Ang galit sa puso mo'y pagkawalan mo na. Huwag mong pagsilusan ang iyong kapwa. Inggitera, inggit ka. Inggitera ka. Yeah, shout out sa lahat ng mga inggitera. Sana magbago naman kayo. Magdalena by Freddy Aguilar. Sana pinayagan na ako ay kanyang ligawan. Dahil sa kanyang kagwapuhan, agad ko siyang napusuan. Hindi ko na pa siya inalam kung siya ba'y nabawasan. Ako'y kanyang pinakasalan, agad ko rin itong pinatulan. Kaya wala akong kaalam-alam na siya pala'y di pa nabawasan. Kaya tuloy ako'y naguluhan, di ko abot ang kaligayahan.
kabawasan. Pero ako'y kaniyang tinanggihan dahil daw siya'y kinakabahan. Pag ako ay di mo pagbigyan, ikaw ay aking iiwanan dahil hindi ko kayang tiyagaan. Nakakadiri pag tinitigan. Ano aking gagawin? Ayaw patuli aking boyfriend. Kahit siya daw pilitin ay hindi niya gagawin. Katwiran niya sa akin kahit kami paghiwalayin. Huwag lang daw siyang kukulitin, ipaanal niya ang kasal namin. Pinabayaan ko na lang aking boyfriend, kaya anak namin ay mutain. Saligaya, may pag-asa pa ba na ako ay magkaasawa? Nais ko na magkaroon sana ng pamilya, pero ayaw pa ng aking ama. Nay, mga asawa ko nay, ayaw pa ni tatay. Tulungan mo ako nay, mga asawa ko nay, ayaw pa ni tatay. Sige na nay, binata pa, hanggang ngayon wala pang asawa. Ako'y matanda na, 40 na. Paano na lang ang buhay ko pag tumanda pa lalo? Sinong mag-alaga? Ako'y kawawa. Asawa ko nay, ayaw pa ni tatay. Nainis na ako nay, buhay binata nay. Sabihin mo tatay, pakiusap na. Thank you.
awiting ito ay para sa mga sipsip na tao. Ang tamaan, huwag magalit. Lagi ito sa aking isip, bakit may mga taong sipsip? Sarili lang iniisip, lagi sa amo na kadikit. Umaasa may pamana makuha sa amo nila. Di nyo ba alam na kawawang sinumbong nyo? Tinanggal ng amo sa trabaho dahil lang sa kakasumbong nyo. Pamilya niya ay ginutom nyo. Ba kayo na konsensya sa puso nyo? Panay report upang kayo'y bumango. Sinisiksik nyo lang ang sarili nyo. Mapaniwala lang ang amo yung gagawin nyo. Akong katrabaho, napakasipsip talagang tao. Panay dikit sa aming amo, nagre-report ng hindi totoo. Kaya siya ay pinaginitan, sinaksak, pinalo sa ulo. Di nyo ba alam, buhay nyo rin delikado? Tigilan nyo na ang pagkasipsip nyo. Kamatayan lang ang makukuha nyo. Maraming magagalit sa inyo. Kaya mga taong sipsip, mag-isip kayo. Tigilan nyo ng pag-report sa amo. Matuto kayong maawa sa tao. Sana'y makonsensya kayo, mga sumbungero. Di nyo ba alam na may karma para sa inyo? Iilagan kayo ng katrabaho nyo. Ang kaligayahan ay wala sa inyo. Dinadaya nyong sarili nyo. Kaya ang payo ko sa mga sipsip na ito, ugali nyo sana ay baguhin nyo. Di kayo bibigyan ng inyong amo, dahil mas wise pa yan sa inyo. Yan tandaan nyo. Mga sipsip kayo. Yes, sana sa mga sipsip dyan, magbago na. Okay, hayo na po. Yuyuy, bigyan niyo. Katayin natin sa paruli. May lindol na naman sa sugo, sa araw ng mga puso. Magsuta at mga magnubyo, mag-arkila na naman ng kwarto. Pero wala ng bakanting kwarto, pagkat lahat ay aupado. Aba ng pila kasi
sa sugo. Nakapila rin ang lulat-lulo. Ligayang panandalian lang. Ang pag-check-in ay hanggang short time lang. Hindi pwede ang magdamagan. Marami kasing nakaabang. Nagtataka ang mga nag-aabang. Umaalog ang kanilang upuan. Sabay-sabay kasing nagyugyugan. Niyanig ang sugo sa bakbakan. Parang jackhammer ang galawan. Ang langaw pwede madapuan. Sobrang bilis indayog ng bewang. Glugi sila sa tatlong oras lang. Walang oras na sinasayang. Ang pahinga nila'y pag-iilang. Sa isang taon ay minsanan lang. Sulit naman ang kaligayahan. Maririnig mo'y mga ungol. Ang sugoy parang lumilindol. Malakas kasi ang mga siyapol. Walang nitis sa pool na sa pool. Excited na rin ang mga nag-abang. Araw ng puso di mamigilan. Ang New Year sa sugo iba ang buwan. February 14 na ang putukan. Sa isang taon ay isang bisis lang. Ang sugo ay gumiwang-giwang. Yes! Hayop na kong buhay, Yuyuy Villamil. Okay, Anak by Freddy Glaw. Parodi, Anak na Barumbalo. Itong mga anak na barumbalo. Nung isilang ka sa mundong ito, laking kahihiyan ka ng magulang mo. Dahil ugali mo'y barumbado. Kahit anong pangaral sa'yo, hindi pumapasok sa utak mo. Dahil ang puso mo'y pusong bato. Tatakang tatay mo, ba't pati siya'y inupakan mo? Umiiyak ang nanay mong minumura mo dahil pagkasasya mo. Lagi ka nalang pinabarangay ng inyong mga kapitbahay. Dahil pag malasing na hamon ng away, ikaw nga'y tuluyan pag nagbago. Galit na galit sa'yo ang lolo mo. Dahil si lula mo'y sinampal mo. Di mo man lang inisip na mahal ka ng lula at lulo mo. Dahil nag-iisang apo ka lang nila, pero ayaw mong magbago. Nagdaan pang mga araw at natuto ka pang magnakaw. Mga manok, baka, kambing at kalabaw. At hindi ka na mapigilan sa mga gawa mong kasamaan. Kaya napala mo'y kamatayan. At ang iyong ina'y nahimatay nung nalaman niyang ikaw ay pinatay. Lumuluha ang magulang mo dahil ihatid ka na sa libingan mo.
di matanggap ng nanay mo na ikaw ay titira na sa simenteryo. Tuwang-tuwa naman ang lulo mo dahil natigok na ang gago niyang apo. Nagsisisi ang magulang mo, bakit isinilang ka pa sa mundo? Yes, sana mga barumbadong anak dyan ay magbago na. Kaganda, kung tawagin
sa pangalan ay Magdalena. Dahil sa ang kanyang ganda, maraming nais maitigol siya. Sa kasamaang palad, ako ang napili niya. At ako ay kanyang nilapitan, tumabi siya, ako'y kinindatan. Itinitit ako'y binulungan, ako daw ay kanyang nagustuhan. Gusto kong mangmangatwiran, pero hindi ko mapigilan ang kahinaan ko sa pita ng laman. Sa taglay niyang kagandahan, hindi ko siya matatanggihan. Kaya naubos ang dala kong 50,000. Asawa ko kung kasupirahan, kaya sa amo ko ako ay nanghiram. Ang perang kay Mrs. Nakalaan, inubos ko sa tukso ng laman. Kagandahan na disgrasya aking 50,000. Magdalena, asawa ko'y natuluyan dahil hindi siya naupirahan. Magdalena, hayop ka. Magdalena. Hindi ko man ito nais, pero hindi ko matitiis, dahil si Magdalena ay napakakinis. Habang nagpapaligaya ako sa piling ni Magdalena, ang misis ko sa hospital naghihingalo na. Wala na ang mahal kong asawa, pumanaw na pagkat ako'y tanga. Naubos ko pera para sa kanya, ang pagsisisi ko ay huli na. Magdalena, nang buhay kapag isang gwardiya, ang lahat ng tungkulin sa balikat nakaatang na. Pagkunting pagkakamali mo lang, mapapagalitan pa. Kaya ang trabaho ng isang gwardiya, hindi basta-basta. Sabihin mo'y gwardiya ka lang, huwag ka namang ganyan. Alam sa buhay nila, may panganib na nakaabang. At kailangan mo'y kunting unawa kung mahigpit sila minsan. Dahil ang nais lang na Manila ay ang kapayapaan. Huwag kang magagalit pag sinisi
kahit na mapag-initan. Kung alam mo lang ang hirap nila ay yung kaawaan, lalo pag sila sa bangko ma-assign, tsaga pagsangga lang. Dahil sa tungkulin na nakaatang ay hindi maiwasan, ang kamatayan ay makakamtan pag mayroong nakawan. Sabihin mong gwardya ka lang, huwag ka namang ganyan. Alam sa buhay nila may panganib na nakaabang. Ang kailangan mo'y kunting unawa kung mahigpit sila minsan. Dahil ang nais lang naman nila ay ang kapayapaan. Huwag kang magagalit pag sinisita, dapat mong maintindihan. Ang tungkulin nila ay magampanan kahit na mapag-initan. Ang kailangan ay kunting unawa kung mahigpit sila minsan. Dahil ang nais lang naman nila ay ang kapayapaan. Dapat mong maintindihan, ang tungkulin nila ay magampanan kahit hanggang sa kamatayan. Christmas in a Heart Parody, apat na klaseng tao. Shout out pula dyan sa kay J. Villarico. Shout out sa iyo, pare. May apat na klaseng tao, Waray at Ilocano, Bicolano at Ilunggo. Iba-ibang ugali nito. Usapan sang mga tao, ito ba ay totoo? Bantog na at inuuso, kuripot daw ang Ilocano. Hindi yan totoo, kaibigan kong Ilocano. Pag siya'y gumagasto, ulam lagi binuro. Meron namang nagsabi, ang Bicolano daw matindi. Pagdating daw sa babae, bida sila palagi. Naniniwala ako, kuradong daw ang Bicolano. Dahil ang dating nubya ko, sili ang paborito. At hindi rin patatalo itong mga Ilunggo. Marami ang nagkikwento, mayayabang daw silang tao. Naniniwala ako, yan ay hindi totoo. Malalambing ang mga Ilunggo, nakangiti kahit galit ito. Nakakalungkot lang, pinauso ni Max Urban. Pagdating daw sa tulian, Ilunggo daw nagtakbuhan. Waray daw ang matapang, yan ang usap-usapan. Pagdating daw sa bugbugan, hindi ka uurungan. Itak laging hawakan, sanay sa tagaan.
kaya ang usap-usapan, waray ang kinakatakutan. May waray akong kaibigan na sobrahan naman sa tapang. Kahit sampu ang kalaban, kanyang nilalabanan. Nang hindi na makayanan, sumigaw na ng tapang. Ang waray kong kaibigan, lang tanggulan.